Napakabuti ng Panginoon. Amen po ba? Kung babalikan natin ang buong linggong ito, makikita natin at matutunghayan natin yung kabutihan ng Panginoon na ginawa niya simula linggo hanggang ngayong Sabado, ay Friday. Advance ako mag-isip. Tunay nga, napakabuti ng Panginoon. At sa kabutihan ng Panginoon, nararapat lamang na tayo'y magbigay ng pagsamba, pagluwalhati sa kanyang pangalan lamang. Magandang magandang gabi po sa bawat isa. Naimbag na rabihi ka na kayo amin sa aming mga kababayan dito sa Baguio na kunwari po magaling ako mag-Ilocano. Yun lamang po ang alam ko. Sige po, kayo po ba ay excited na sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa Book of Peter, na kung saan napag-aralan natin yung mga katuruan, mga pinagdaanan ni Pedro sa 1 Peter. Sige po, tayo'y alalahanin natin ang kabutihan ng Panginoon by singing Kay Buti Mo, Panginoon. Somebody.
sa buhay ko'y tapat. Sabi po sa Lamentations 3:22, because of the Lord's great love, we are not consumed. For the compassion, His compassion never fail. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Sabi po nung isang professor na si Sir Sur del Rosario, sabi niya, do not let this present darkness deceive you to think that God has failed. His love shines brightest in the darkness hour. Kay buti ng Panginoon at ang katapatan niya ay laging tapat. Manalangin po tayo ngayong gabi. Panginoon, inaalala namin yung katapatan mo, yung kabutihan mong ginawa sa aming buhay. Tunay nga, hindi matutumbasan ng anumang bagay na pinagdadaanan namin dito sa lupa ang katapatan mo, O Lord. In the darkest moment of our lives, Lord God, nandoon yung ilaw mo na tumatanglaw sa amin to lead us in the light, Lord God. Marami pong salamat, O Diyos, dahil yung katapatan mo'y bago bawat umaga. Sa bawat pagising namin sa umaga, may bago kang nakalaan na katapatan sa bawat isa sa amin. And we bless you, we praise you, and we magnify you, Lord God. As you move in our midst, as you move in our family, in each family, Panginoon, ramdam namin, O Diyos, kami ay mahal mo. Sa bawat yakap mo sa amin, sa bawat pagsubok, nararyan ka lamang, Panginoon. Hinding-hindi mo kami iniiwan, hinding-hindi mo kami pinababayaan. Lagi mong ipinadarama, nandiyan ka para sa amin. Hayaan mo na yung puso namin ngayon at isipan magbigay ng kaluwalhatian sa'yo. At makinig kami, Panginoon, mapakinggan namin ang iyong mga salita. Buksan mo ang aming puso, ang aming isip upang tanggapin namin kung ano yung mensahe mo sa bawat isa. Salamat po ngayong gabi, Panginoon. Salamat pat dahil pinapasok mo kami, Panginoon, sa iyong kalwalhatian, sa iyong presensya. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Magandang gabi po sa bawat isa. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Napakaganda ng gabi na ito dahil ngayon po ay Friday na naman. Thank God it's Friday. So nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang sustaining grace sa ating mga buhay. You know, every day is a blessing. Especially sa panahon natin ngayon dahil nga po hindi natin natitiyak kung ano ang mangyayari sa mga susunod na araw. Pero isang bagay lang ang natitiyak natin, mga kapatid. God is in control. He is the one who is seated on the throne. At alam natin na hindi mangyayari anumang bagay maliban na ipahintulot ng Diyos. So ngayon po ay Friday at tayo po ay nasa Chapter 4 ng 1 Peter. So buksan po ninyo yung inyong Biblia sa 1 Peter chapter 4, reading from verse 12 to 19. Wow. So itutuloy na lang natin yung chapter 5 next week. Pero kung luloobin ng Panginoon, itutuloy po natin na mag-aral tayo ng kanyang salita. Alam nyo, gaya nga po ng aking naibabahagi sa inyo nitong nakaraang araw, itong 1 Peter ay napaka-relevant, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon na dumadaan tayo sa iba't ibang uri ng pagsubok. At nagpasalamat tayo sa Diyos kasi ang salita ng Diyos ay sapat. Meron siyang angkop na salita
na maaari nating panghawakan, lalong-lalo na sa oras ng mga pagsubok gaya nito. Kaya nga sa gabing ito, ang ating paksa na pag-uusapan ay pinamagatan ko po na how to stand firm in suffering. Okay? How to stand firm in suffering. Paano ba tayo mananatiling nakatayo at matatag sa gitna ng mga pagsubok sa ating mga buhay? So dito makikita natin si Apostol Pedro ay nagbigay siya ng ilang mga prinsipyo kung ano ang dapat nating gawin in order for us bilang mga mananampalataya to stand firm even in the midst of suffering. Ika nga, ngayon pong panahon na ito, matira ang matibay. Kaya kung ikaw ay merong kaugnayan sa Panginoon, merong kang pananampalataya sa Diyos, isa ka sa maaring manatiling nakatayo sa gitna ng mga pagsubok sa ating mga buhay. So nagpapasalamat po ako sa mga kasamahan natin ngayong gabi. I hope meron po kayong matutuhan ngayong gabi at naway mai-apply natin to sa ating mga buhay, lalong-lalo na kung nasa gitna po tayo ng mga pagsubok sa panahong ito. So dito makikita natin mga kapatid, patuloy pong tinalakay ni Apostol Pablo yung how to deal with suffering bilang isang mananampalataya. At nakita ko po dito sa ating text na meron tayong pwedeng gawin kung tayo man ay dumadaan sa iba't ibang mga pagsubok. Una, mga kapatid, na prinsipyo na maaari nating matutuhan ayon sa verse 12. Number one, keep expecting. Okay? Keep expecting. Sa Tagalog, sabi rito, mga minamahal, huwag kayong magtaka. Don't be surprised. O kaya, don't be shocked. Huwag na kayong magugulat. No? Huwag na kayong magtaka o huwag na kayong nagugulat tungkol sa mahigpit na pagsubok. Na kunwari po, magaling ako mag-Ilocano. Sorry po. Huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok na dumating sa inyo upang kayo'y subukin. Sabi rito, no? Dear friends, don't be surprised at the fiery trials you are going through as if something strange were happening to you. So, yun po yung unang principle dito. Huwag ka na magulat. Huwag ka na magtaka. Keep on expecting. Okay? Keep on expecting. Wherein, meron talagang darating na mga pagsubok sa buhay natin na hindi natin inaasahan. May mga pagkakataon sa buhay natin na darating na hindi mo inaasahan. Okay? Nabago yung background natin. So, dito po makikita natin si Peter, ine-exhort niya ang mga mananampalataya. No? Ine-exhort niya yung mga mananampalataya na kung tayo man po ay dadaan sa iba't ibang mga pagsubok, halimbawa po, tayo ay insultuhin, maliitin, hamakin dahil sa ating pananampalataya. Dito, ine-exhort po ni Apostol Pedro na huwag ka na magugulat. Darating at darating talaga yung mga pagsubok na ganyan. Lalong-lalo na tayo'y namumuhay para sa Panginoon. If you live a godly life, you will be persecuted. Tandaan po ninyo yan. Kung nasa matuwid ka, nasa katuwiran ka, at namumuhay ka ayon sa kalooban ng Diyos, hindi may iwasan. May mga tao talaga na hahamakin ka, iinsultuhin ka, mamaliitin ka. Asahan nyo na po yan kapag ikaw ay namuhay ng naayon sa kalooban ng Diyos. Kaya nga, dito, sinasabi ni Apostol Pedro na don't be surprised, no?
when you suffer for your faith in the Lord Jesus Christ, huwag ka na magulat. Huwag ka na magtaka. I-ready mo na yung sarili mo. Be prepared. Kung merong mga persecution, merong kang hardships na maranasan dahil sa iyong pananampalataya sa ating Panginoon. So dito parang, I tell you in advance, parang sinasabi ni Peter, I tell you in advance, kapag sumunod ka sa Panginoon, mag-expect ka na. Para bang sinasabi ni Pedro dito, huwag ka nang magtanong o huwag ka nang magtaka. Yeah. Dahil it is something normal to a Christian, lalo na yung pananampalataya natin sa Panginoon ay matetest. Amen. So, don't be surprised. Keep expecting. And keep expecting more to come. Parang ito yung expectation na ayaw kong i-expect sa buhay ko. Siguro wala naman talagang gustong mag-expect ng mga ganitong bagay. Siguro pero mas mainam na po yung handa. Handa ka lang na... At least makikita natin dito, ipinagpauna na ng salita ng Diyos. Nauna na na sinabi ng Panginoon mula sa kanyang salita na asahan mo na yung mga ganitong pangyayari. Kapag ikaw ay sumunod sa Panginoon, you will be misunderstood. You will be misjudged by other people. And lo and behold, nangyayari po talaga yan sa ating panahon. Even sa ating panahon na kung saan, sasabihin nila, masyado kang panatiko, masyado kang religyoso, masyado kang... Yan ang napapala mo. So, marami po tayong mga ganyang mga salita na maaaring matanggap dahil sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. So, keep expecting na merong mga trials and hardships na maaari pa tayong kaharapin. Bilang, no? Ito po'y laging may kaugnayan sa ating pananampalataya bilang mga mananampalataya. Pangalawa, mga kapatid, ano po yung dapat nating gawin in order for us to stand firm in suffering? Keep rejoicing. Kung kayo man po ay dumadaan sa iba't ibang uri ng pagsubok, huwag pong mawawala yung kagalakan sa inyong puso. Okay? Sabi rito sa verse 13 and 14. Instead, okay? Sabi ni Pedro po dito, instead, be very glad. For these trials make you partners with Christ in His suffering. Kung hindi kayo'y magalak, yamang kayo'y nakikibahagi sa pagdurusa ni Kristo. So, be very glad. Keep rejoicing. Yung pong tenses dito ay nasa present tense. Ibig sabihin, it should be habitual, continuous, repetitive response natin. Meron ka dapat laging kagalakan. Nagagalak ka, bakit? Bakit ka nagagalak? Bakit ka kailangan magalak? Kasi nakikibahagi ka sa pagdurusa ni Kristo, no? For these trials, make you partners with Christ in His suffering. At idagdag pa ho niya, sabi niya, so that you will have the wonderful joy of seeing His glory when it is revealed to all the world. Upang kayo man ay matuwa at sumigaw sa galak kapag ang kaluwalhatian niya ay nahayag. Alam niyo, maaaring ngayon, pinagtatawanan muna tayo ng ibang tao. Pero, ika nga, may kasabihan na nasa Panginoon ang huling halakhak. I mean, sige, pagtawanan ninyo kami ngayon. Pero tingnan natin, sa bandang huli. Pag nahayag na si Kristo, pagka bumalik na ang ating Panginoon, tignan natin kung sino na ang hahalakhak. O baka hindi na sila hahalakhak noong mga panahon na yon. Yung mga taong
nanlilibak o mga taong umaalipusta sa atin, doon na magsisimula na silang tumangis at magmakaawa at doon na makikita natin yung kaibahan. Sabi sa verse 14, if you are insulted because you bear the name of Christ, you will be blessed, for the glorious Spirit of God rests upon you. Kung dahil sa pananampalataya natin, tayo ay iniinsulto ng ibang tao, nagpapatunay lamang yun, mga kapatid, na suma sa atin ang Espiritu ng Diyos. Actually, nagiging proof or evidence na talagang sumasa iyo ang Espiritu ng Diyos kung ikaw ay inaalipusta ng ibang tao dahil sa pangalan ng ating Panginoon. So, ang instruction dito, we should rejoice. Okay? Because they would receive the goal of their faith, namely the salvations of their soul. Their suffering was a means by which their future salvation would be realized. Nagpapatunay lang na talagang suma sa atin ang Espiritu ng Diyos at nagpapatunay lang na talagang tayo ay nakay Kristo dahil nakikiisa tayo sa paghihirap ng ating Panginoon. Kaya nga, rejoice and be glad. Okay? Nais ko lamang basahin yung sinasabi ng Panginoon mismo. Panginoong Hesukristo mismo. Sinabi niya mismo sa kanyang salita sa Matthew chapter 5. Babasahin ko lang po yung sinasabi sa Matthew chapter 5. Verse 11 and verse 12. Okay? Matthew 5. Umpisa natin hanggang verse 10 hanggang verse 12. God blesses those who are persecuted for doing right, for the kingdom of heaven is theirs. God blesses you when people mock you and persecute you and lie about you and say all sorts of evil things against you because you are my followers. Be happy about it. Be very glad, for a great reward awaits you in heaven. And remember, the ancient prophets were persecuted in the same way. Unang katotohanan dito, mga kapatid, mapalad tayo kung tayo man ay inuusig dahil sa ating katuwiran at dahil sa ating kaugnayan sa ating Panginoon. Unang pagpapala, for the kingdom of heaven is yours. Pangalawa, mga kapatid, binanggit po rito, for a great reward awaits you in heaven. Pagpapala yun. Merong reward sa Panginoon kung kayo po'y inuusig dahil sa inyong relasyon sa Panginoon at dahil sa inyong katuwiran sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ikatlo, and remember the ancient prophets were persecuted in the same way. Meaning, can you imagine, inihilera tayo sa mga propeta ng Diyos kung tayo man ay inuusig dahil sa ating relasyon at dahil sa ating katuwiran sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos. Kaya nga, sabi nito, be happy about it. Be very glad. Actually, yung salitang rejoice dito, mga kapatid, ang ibig sabihin talaga nun, leap for joy. Magdiwang kayo. Maggala kayo. Ang biruan nga namin eh, magpa-ice cream ka. No? Magpa-ice cream ka kung ikaw ay pinipersecute. Bay, maghanda ka, mag-rejoice ka, magdiwang tayo. Bakit? Sumasa iyo ang paghahari ng Diyos. Meron kang gantimpala sa langit. At ibinilang ka, katulad ng mga propeta sa noong unang panahon. Inilevel ka doon kung ikaw ay merong persecution na nai-encounter. Kaya nga, keep expecting and keep
rejoicing kung ikaw man ay dumadaan sa mabibigat na pagsubok dahil sa iyong pananampalataya sa ating Panginoon. Ikatlo, mga kapatid, keep doing what is right. Hindi ko mo inuusig ka, may pagsubok ka, hindi mo nagagawin yung dapat mong gawin. No, keep doing what is right. Dito sa verse 15 to 18, don't be ashamed to suffer for your faith in Jesus Christ. Sabi sa verse 15 to 18, okay? If you suffer, however, it must not be for murder, stealing, making trouble, or prying into other people's affairs. No? Ngunit huwag magdusa ang sinuman sa inyo bilang isang mamamatay tao o magnanakaw o gumagawa ng masama o bilang isang mapanghimasok. Eh, hindi po persecution ang tawag doon, mga kapatid. Ang tawag doon, poor testimony. Magkaiba po yung persecution, magkaiba po yung poor testimony. At hindi po bagay yun sa isang Kristiyano, yung Kristiyano ka tapos mamamatay tao ka o kaya magnanako ka, o gumagawa ka ng mga kabulastugan, gumagawa ka ng mga kasamaan. Hindi po yun ang tinutukoy dito, no? Sabi sa verse 16, but it is no shame to suffer to be a Christian. Praise God for the privilege of being called by His name. Ngunit kung ang isang tao ay nagdurusa bilang Kristiyano, huwag niyang ikahiya ito, kundi luwalhatiin niya ang Diyos sa pangalan ito. Verse 17, ito po yung paliwanag kung bakit. For the time has come for judgment, and it must begin with God's household. And if judgment begins with us, what terrible fate await those who have never obeyed God's good news. And also, if the righteous are barely saved, what will happen to godless sinners? So mga kapatid, ipagpatuloy lang natin yung kabutihan, yung mga bagay na dapat nating gawin kahit na tayo ay dumaraan sa iba't ibang mga pagsubok. Ika nga, keep doing what is right. Huwag kayong bibitaw. Gawin nyo lang yung dapat nyong gawin bilang isang mananampalataya. Don't give up. Huwag kayong panghinaan ng loob. Gawin pa rin po natin yung kalooban ng Diyos. At wala tayong dapat ikahiya kung yung ginagawa natin ay naayon sa kalooban ng Diyos. Okay? Keep doing what is right. Yun po yung hamon dito ni Apostol Pedro na don't be ashamed to suffer for your faith in our Lord Jesus Christ. Do what is right. Last but not the least, keep entrusting to the Lord. Keep entrusting to the Lord. Sabi po sa verse 19, no? At ito po yung isang response natin na kung saan, yes, inaasahan natin yung mga hardships and suffering na maring dumating sa atin. Nagagalak tayo kapag tayo dumadaan sa iba't ibang uri ng mga pagsubok. At kung tayo man ay dumadaan sa iba't ibang uri ng mga pagsubok, gawin pa rin natin yung tama, gawin pa rin natin yung kalooban ng Diyos. Huwag natin ikahiya yung ginagawa natin para sa Panginoon. Anong sikreto? Sabi ni Apostol Pedro dito, if you are suffering in a manner that pleases God, keep on doing what is right, and sabi dito, trust your lives to the God who created you
for He will never fail you. Okay? Continue to trust God. Continue to entrust your lives to God. At ang sabi nga dito, for He will never fail you. Sa Tagalog, ano, sabi rito, kaya't ang mga nagdurusa ayon sa kalooban ng Diyos ay ipagkatiwala ang kanilang kaluluwa sa tapat na lumikha sa paggawa ng mabuti. So dito hinihikayat po ni Apostol Pedro na ipagkatiwala po natin sa Diyos yung ating buhay. Ipagkatiwala natin sa Diyos maging yung ating kaluluwa. Na yung Diyos na tumawag sa atin, yung Diyos na pinaglilingkuran natin, He will never fail us. Hindi niya po tayo bibiguin. Nagpapatunay lamang mga kapatid na tayo nga ay mga tunay na alagad ng ating Panginoon. So dito, parang sinasabi ni Apostol Pablo o Apostol Pedro, keep expecting. Huwag ka na magugulat. Huwag ka na ma-shock. Don't be surprised. Keep rejoicing. Lagi kang magalak. Lagi mong alalahanin na nangyayari ito dahil sa iyong pananampalataya kay Kristo at dahil sa pananampalataya mo, nakikibahagi ka sa paghihirap ni Kristo. And keep doing what is right. Gawin mo lang yung matuwid, no? Huwag mong ikahiya yung paggawa ng katuwiran. Gawin mo lang kung ano yung tama. Gawin mo lang kung ano yung kalooban ng Diyos. At kapag ginawa mo yan, no matter what, you could entrust everything to the Lord. Kaya nga sa panahong ito, mga kapatid, I think ito yung dapat nating gawin. Eh. No? Sa mundong ito, marami pang mga pagsubok na maaari tayong maranasan. Pero nagagalak tayo sa Panginoon dahil alam natin, sinusunod natin at ginagawa natin kung ano yung kanyang kalooban. At patuloy lang natin gawin yung tama. Patuloy lang natin sundin ang kalooban ng Diyos. At ano ba na mangyari? Let's leave everything to God. Di ba, ibinigay na natin ang buhay natin sa Panginoon? Ipinagkatiwala na natin sa Diyos ang ating buhay? Magtiwala lamang tayo sa Panginoon. Sapagkat yung Diyos na tumawag sa atin ay tapat. Hindi niya tayo bibiguin. At sa huling araw, mga kapatid, tayo'y kanyang gagantimpalaan. Tatanggapin natin yung reward natin. Sasabihin ng Panginoon sa atin, well done, my good and faithful servant. Sana yan ang marinig natin mula sa ating Panginoon sa pagharap natin sa Kanya. Magandang gabi po, mga kapatid. Tayo pong lahat ay manalangin at patuloy po tayong humingi ng habag at biyaya sa Diyos sa gabing ito. Dakilang Ama na nasa langit, salamat po sa iyong mga salita na nagbibigay sa amin ng pag-asa, kalakasan, direksyon, kung ano ang dapat naming gawin in order for us, Lord, to stand firm even in the midst of suffering. Panginoon, salamat po. Sabi mo sa iyong salita, huwag kaming nagugulat. Huwag na kaming magtaka. Asahan na namin na habang kami ay naririto sa sanlibutan ito, in this fallen world, Lord, makaka-encounter kami ng iba't ibang uri ng suffering. Various suffering. All kinds of suffering, Lord, because of our faith.
people will malign, ridicule, insult us, persecute us, ostracize us because of our faith. But thanks be to you, O Lord, because we know kung saan kami nakatayo. Alam namin, Panginoon, nangyayari to dahil sa aming relasyon sa iyo at dahil sa aming katuwiran na sinusunod namin ang iyong kalooban. Panginoon, we rejoice in you because binibigyan mo kami ng pagkakataon to participate in your suffering. Alam namin, Panginoon, nung ikaw ay naririto sa salibutang ito, dumaan ka rin sa iba't ibang suffering. And yet, ikaw, Panginoon, ay pinagpala. Ikaw ay pinarangalan ng Diyos dahil sa iyong katapatan, Panginoon. At ikaw po ang nagsilbing modelo namin na dapat naming tularan. That you stand firm even in the midst of suffering. Ginawa mo pa rin kung ano yung kalooban ng Diyos. Isinakripisyo mo pa rin yung iyong sarili, Panginoon. Ginawa mo pa rin ang plano ng Diyos sa iyong buhay. Kaya nga, Panginoon, kami po, handa po kaming sumunod sa iyong kalooban sa aming mga buhay. Tulungan mo rin po kami katulad ng halimbawa mo na in-entrust mo, O Diyos, ang iyong buong buhay sa kalooban ng Ama na kung saan ipinagkatiwala mo ang lahat sa Kanya. Na alam mo na hindi Kanya bibiguin. Alam mo, Panginoon, na meron siyang mas higit na magandang layunin kung bakit inalaw niya, Panginoon, yung suffering mo, Panginoon, nung ikaw ay narito sa lupa. Lord, kami rin po sa mga oras na ito. Nais naming ilagak sa inyo ang aming mga buhay. Ilagak namin sa inyo maging yung aming kaluluwa. Alam namin, Panginoon, isang araw, pagharap namin sa inyo, naway marinig namin mula sa iyo na sasabihin mo sa bawat isa sa amin, well done, my good and faithful servant. Enter to the kingdom prepared for you. Panginoon, salamat po sa mga pangakong yan na iyong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. At sa gabing ito, Panginoon, turuan mo kami, tulungan mo kami kung ano man po yung mga pagsubok na kinakaharap namin. Pagtiwalaan ka pa rin namin, O Diyos. Hindi nagbabago yung katotohanan na mahal na mahal mo kami. Hindi magbabago yung katotohanan na ikaw ay punong-puno ng habag, punong-puno ng grasya, Panginoon. Maaaring hindi namin maintindihan ang lahat ng mga bagay ngayon. Pero isang araw, Lord, marirealize din namin kung ano yung layunin mo sa aming mga buhay. Panginoon, pinupuri ka namin. Pinapasalamatan ka namin. At nais naming patuloy na idalangin sa inyo yung mga kaibigan namin, kamag-anak namin, kapatiran namin na dumadaan sa iba't ibang uri ng mga pagsubok. Lord, alam ko hindi mo sila pababayaan. Alam ko mahal na mahal mo sila. Alam ko, Panginoon, handa mong tugunin ang kanilang mga dalangin kung sila po itatawag sa inyo. Kaya nga, Panginoon, i-bless mo po ang mga taong kasama namin sa gabing ito. Yung mga dalangin nila, O Diyos, dinggin mo, Panginoon. Abutin mo po sila sa mga oras na ito. At nawa, Panginoon, maranasan nila yung supernatural healing power mo. Panginoon, hindi ka nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman.
Kaya nga po, Diyos, sa gabing ito, maranasan nawa nila ang iyong mayamang habag, mayamang biyaya sa kanilang mga buhay. Kumilos po kayo, Panginoon. Salamat po. Salamat po sa kagalingan. Salamat po sa kalakasan. Salamat po sa kaaliwan. At umasa ka, Panginoon, wala kaming ibang pupurihin. Pasasalamatan kundi ikaw. Panginoon, dinadalangin ko po ang bawat tahanan, bawat pamilya. Maghari ka sa bawat tahanan. Nawa ang iyong kalooban ang masunod sa buhay ng bawat isa. May your kingdom come. May your will be done. Sa bawat tahanan na kasama namin sa gabing ito. At anuman ang kanilang mga pangangailangan, O Diyos, you are our provider. Give us this day our daily bread, O God. Anuman ang pangangailangan namin, tugunin mo, O Diyos. Doon sa ibang nangangailangan ng trabaho, magkaroon sila ng trabaho. Doon sa mga taong nangangailangan ng financial, O Diyos, ikaw ang kanilang provider, Lord. Bigyan mo sila ng means, O God, na matugunan yung kanilang mga pangangailangan. Doon sa nangangailangan ng kagalingan, Lord, you are our healer, O Lord. Doon sa nangangailangan ng kapayapaan, ikaw ang mag-restore ng kapayapaan, O God. Ikaw ang magbigay ng kapayapaan sa kanilang mga ugnayan, O Lord. Maghari ka sa bawat tahanan. At dinadalangin po namin, Panginoon, patuloy mo kaming ilayo sa mga mabibigat na pangapagsubok. Even from the works of the enemy, O God. Even sa mga natural calamities, O God. In the name of Jesus. Spare us, O Lord. Protect us. May your covering be upon us, O Lord. Lukuban mo kami ng inyong presensya. Lukuban mo kami ng inyong banal na dugo. No weapon form will prevail against us, O Lord. Dahil ang iyong presensya, ang iyong banal na dugo ang siyang nagpo-cover, nagpo-protect, nagsishield sa buhay ng bawat isa sa amin. At turuan mo rin kami, Panginoon, na magpatawad dun sa mga taong dapat naming patawarin, dun sa mga taong nagkasala laban sa amin. Kung paano pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Salamat po. Salamat po sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin. Lord, salamat po sa devotion na ito. Friday na naman. Pinatunayan mo, Panginoon, ang iyong sustaining grace sa aming lahat. Continue to bless each and every one of us. Panginoon, alam ko, hindi lamang natatapos sa devotion na ito. Meron kang plano at layunin sa bawat pamilya. Alam ko, Panginoon, inire-ready mo ang bawat pamilya to become a channel of your blessing to many people. Kaya nga, Lord, use every family being represented to become a channel of your blessings, to become the channel of peace, to become the channel of comfort, to become the channel of healing sa buhay pa ng iba pang mga tao. Kaya nga, Lord, use us for your honor and your glory. Pagpalain mo po ang gawain ito. Nawa ang iyong pangalan ang mabigyan ng karangalan, O Diyos. Let your name be exalted, Lord. Let your name be glorified in this devotion. At sa iba pa naming devotion, every morning, every Saturday, and every Sunday, pagpalain mo po ang mga gawain ito for your honor, for your glory, and for the advancement of your kingdom. Salamat po, dakilang Diyos, sa iyong gagawin pa sa buhay ng mga kasamahan namin sa devotions na ito. Bless each and every one, O Lord.
Panginoon, salamat din po sa mga testimony. Sa mga magagandang patotoo kung paano mo tinugon ang mga panalangin ng bawat isa. Alam ko, Panginoon, meron ng mga testimony sa buhay ng bawat isa. Kaya nga, Lord, thank you, Father God. We give you praise. We give you glory. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen. Amen and amen. Sige po. Tayo po'y dadako na uli sa ating pagsiselebrate ng banal na hapunan. Hindi po tayo magsasawang alalahanin ang kabutihan ng Panginoon sa ating mga buhay. Panginoon, muli kaming magpapartake sa banal na hapunan na inihanda namin sa gabing ito. In celebration of your goodness. In celebration of your grace and generosity sa buhay ng bawat isa sa amin. Na kung saan inialay mo ang iyong sariling buhay para sa amin. Salamat po. Dahil ikaw ang Diyos na nagmamahal sa amin ng wagas. At hindi nagmamaliw ang iyong pagmamahal sa amin. Kaya nga, Lord, muli kaming kakain. Tanda ng aming pagkilala sa iyong ginawang sakripisyo para sa aming kaligtasan. Salamat po. Kumain tayo mga kapatid ng sabay-sabay. Amen. Ang iyong dugo ay banal. Ikaw ang kordero ng Diyos ay kapagpapatawad ng aming mga kasalanan. Sa pamamagitan ng iyong banal na dugo, pinatawad kami, tinubos kami, nilinis kami ng iyong dugo. Kaya Panginoon, sa gabing ito, muli kaming tatanggap ng elementong ito, sumasagisag sa iyong banal na dugo. Kinikilala namin ang iyong ginawa para sa amin. Salamat din po dahil nanumbalik ang aming pakikipag-ugnayan sa Diyos dahil sa iyong banal na dugo. Mga kapatid, uminom tayo ng may pasasalamat sa Panginoon. Amen. Salamat po sa gabing ito, Panginoon, dahil muli ay nakatunghay tayo ng salita ng Diyos. Amid of suffering, kailangan natin mag-rejoice and do what is right. And let us expect from God. Amen and amen. Maraming salamat sa mga kasama natin ngayon na may patotoo kagabi na after our prayer, nagpapasalamat po si Mary Jane Perez. Tama ba Perez? Deguia. Mary Jane Deguia, na dahil siya ay nagkakaroon ng anxiety and fear dahil sa kanyang ubo, pero pagkatapos daw po ng ating mga panalangin, siya raw po ay nakaramdam ng kapayapaan na nanggagaling sa Panginoon. At humingi po siya ng prayer para sa kanyang anak na ngayon ay inuubo na rin po. Kaya patuloy po tayong manalangin sa bawat isa at maniwala na ang Panginoon ang tutugon sa ating mga panalangin. Thank you for joining us, Ate Lloyda Lupton, Sister Cecilia Madroño, Ate Evelyn Gamboa, and Kuya Obet. Shane Bituin, thank you for joining us. Sol Lopez, Sister Paz Daulayan, Sir Sean and Jonaline, Sister Melody Lanusa, Cabet del Rosario, Fe Santos, hello. Kuya Bobby Gonzalez and Ate Percy, Ka-Edith Deguia, Emma Aguila, maraming salamat. At Pastor Elmer Aguila dyan sa San Juan, Batangas. Sister Marivic Villasenor, Bibi June Estenor, Benedict del Rosario Jr., thank you for joining us. Kuya Ray Gonzalez, Leonora Katunggal, Rosalinda Avalos, Rosalinda Avalos, Jesusa Kulanay, Nanay Shoning, Nanay Shon, Poseidon, na-miss na po namin kayo. Belated happy birthday po, Nanay Shon. Sir J.R. Palyoran at kay Doktorat, salamat po. Jay Kulanay, Reyna Jane Centeno, thank you for joining us. Arlene Uson, Sister Glenda Martin, sino pa?
Arnel. Bats Israel. Edna, Nanay Lolita, and Tatay Ador. Rowena Canonigo. Rowen Canonigo. Pastor Rowen sa Bohol. Maraming salamat po sa pag-join niyo po sa amin ngayon. At binabati namin na happy birthday si Mark Chester Rimas, ang kapatid ni Carm. Hello Mark, Chester, God bless you. Sister Jing Pabon, Jubes Lopez, Pastor John Camarongan, Sister Ellen Ong, John Laurel, April, I think this is your first time. April, welcome sa ating Devo. Lola Peting Del Rosario, Sister Flora Rebocquiao, Ma'am Weng Ferrer, salamat po. Ami Asuncion Padiernos, yung classmate ko. Thank you for joining us tonight. Tito Ben and Tita Judy. Advance happy birthday po, Tita Judy. Welcome, Crisia Teodosio. Thank you for joining us, Crisia. Sister Suset Empainado. Sister Jose Paculanay. Welcome, Jim Antonio. Welcome sa ating Devo. Sharon Alcantara, Glad, Pastor Gilbert, William, Gwen, Nanay Esther, and Tatay Cesar. Hello po sa inyo. Brother Aldwin, Jennifer Camero, Kate De Guzman, welcome to our Debo. James Philip Garcia ng Malasique, Pangasinan. Mary Jane De Guia Perez, tama ako Perez. Naway patuloy kang pagalingin ng Panginoon, pati ang inyong anak sa pangalan ni Jesus. We will continue to pray for you. Amalie Afakal, hello. Ate Che Pugoon, Mami Cecilia, Doktora Ellie, hello po, and Shelo. Cyril De Fiesta Castro, thank you for joining us. Kay, Johan, Mateo, Kuya Jojo, and Ma'am Abet, maraming salamat po ngayong gabi na pagsama nyo. Huwag po kayo makakalimot, bukas, Saturday, ang Balyena family po ang makakasama natin sa ating evening Devo. At sa Sunday, yung pong ating 9 o'clock sumbahan, wag po tayong mawawala. We are encouraging everyone, especially yung ating mga ka-churchmates sa CHCC na mag-zoom po tayo para magkakamustahan naman tayo kung ano mga nangyayari sa ating mga buhay-buhay. Marami pong salamat. Good night and God bless. Good evening po. God bless po sa inyong lahat.